Huy mare! Ano latest? Mga marites! Bagong-bago na naman aming guest ngayong episode na to. Gwapong-gwapo. Kaya nga, na-exam na si Jai. Mga marites! Oh. Si Yasser Marta! Yon, hello mga marites! What's up? Yasser Marta in the house. Ha? Huh? Ano? Oh, alam mo, ba't ganun? Pag sa Marites, kailangan talaga mga half-blooded yung mga guests natin, ano? Di ba, mga Gerald Anderson, mga Marco Gallo before, sila Kobe. Tapos ganyan si Yasser, perfect. So love it. Nakumpleto na natin ang United Colors. Of Benetton. Bagong-bago yung Benetton. Yasser, para sabi mo na lang United Colors. Marites, paano ka ba napasok sa showbiz? Di ba? Sa showbiz. Well, nagsimula po yan, Yujun, nung bata pa lang ako. Kasi galing ako sa Saudi eh, sa Riyadh. Okay. Mga ilang taong ka nito? Siguro mga 7, okay. 6. Pero nung bata, lagi kami nagbabakasyon lang dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Tapos, tuwing summer, yun, umiikot kami sa mall, ganyan. Doon ako nakita sa mall ng isang scout o ng isang commercial agent. Tapos, pero hindi pa ako parang full-time nun kasi nag-aaral pa ako, ganun. Tapos, nung 15 years old, nag-decide na akong tumira dito sa Pilipinas. Tapos, yun na, parang yung mga agent, kinontak na ako ulit. Tapos, commercials nagsimula, then eventually, nabibuild mo yung connections, diba? Pag nakikita ka, ganyan, gusto mag-artista. Then, pagkatapos ng commercials, talent. Yan, nag-extra-extra rin, nagsimula. Yung mga pinagdaanan mo rin talaga. Subukan ko rin yan, yung 500 pesos. Tapos maghihintay ka na isang araw. Bawal nang umupo eh, papagalitan ka pag umupo ka. Kasi nga, pag talent mo, walang tent, ang init. And then, doon lang kayo sa gutter. Anong biggest break na dumating sa'yo? No? Biggest break? Anong nagsisimula ako? Yung nasama ako sa isang boy band. Yung Pilyo. Hindi pa yung One Up. Oo, nakatatlong boy Pilyo band. Na. Pero nung bagets ka. Ano pa isa? Pilyo, One Up. One Up, tsaka yung Spogify. Spogify. Pero nung bagets ka, Yasser, hindi ka ba dumaan sa, sabi mo nga nung bata, discover ka, hindi ka nilagay sa mga kiddie show, mga Going Bulilit? Nag-audition. Pero hindi. Hindi pinalad. Hindi pinalad eh. Oh. Pero kung titingnan natin, yung talagang first ano mo sa showbiz, yung medyo legit, sa walang tulugan ba? Oo. Paano ka na-discover ni Kuya Germs doon? Ano yun eh, nasa Pilyo ako, trio kaming kumakanta. Tapos may show kami sa Nueva Ecija. Uh-huh. Tapos nung sa Nueva Ecija, judge sa isang pageant si Tatay. Kuya Germs. Opo. Uh-huh. Tapos nung nakaupo kami doon sa gilid, parang si Tatay parang tumitingin sa akin, parang ako kinabahan ako. Kuya Germs, so tumitingin sa akin. Tapos parang lumapit yung assistant niya, tapos in-invite yung grupo namin sa Walang Tulugan. Tapos yun na, naging regular na kami. Oh. Then after Walang Tulugan, napapirma ka na ba sa Sparkle agad ngayon? Or sa Artist Center before? Oh, Artist Center before? Hindi pa. Freelance pa po ako noon. Then? After nung Walang Tulugan, sumali ako sa contest. Sa Itbulagana. Pero gumawa rin ako ng pelikula. Teleserye. Teleserye sa kabilang network. Sa ABS. Ako sa ABS. Parang naging best friend ako ni Jerome. Mga ganong role. Jerome Monsen. Opo. Ano to? Be careful with me. Oh my G. Nasaan ka nang kailangan kita? Yung actor na pinibing nila Jane at ni Loisa. Yes. Drama-drama yun. With Vina Morales. Yes. Tapos doon ka palang pinapirma ng Artist Circle. Hindi pa rin. Ang daming pinagdaanan. Yung nasaan ko, umabot din na 6 months. Tapos yan, Tenga, di ba sa trabaho lang ginagawa. Sinubukan ko sumali sa contest. Ayun na. Sa Spogify. Naging finalist din ako ng Spogify. Tapos after noon, doon ako parang kinontak ng Sparkle. GMA. Ano GMA Artist? GMA Artist Center pa po nung time na yun. Speaking of Itbulaga. Yan. Na ngayon ay isa ka na sa regular ka na ba namin napapanood ngayon sa
Revamp. Kasi dapat meron eh. Sasabihin talaga namin yung revamp. Revamp it Bulaga. Anong masasabi mo? Nananito ka sa revamp it Bulaga. Oh, hindi ko pa talaga masasabing regular ako. Pero siguro semi. Mm. Kasi parang naka ano pa lang ako eh. Magdadalawang linggo pa lang. Uy, mahabol to. Ang balita ko, nagugustuhan ka raw. Kaya ka rin. Oh, yes. Mm. Sana. Malapit. Kasi mga ano ko naman din sila eh. Yung iba, sige. Yung iba sa Itbulaga, parang makakilala ko na rin po. Oh. Kaya, tsaka yung bagong ang cast ngayon sa revamp na Itbulaga. Mga kaibigan din. Kaya siguro naging ang komportable. You receive din yung mga negative comments or bashing. May mga nababasa ka. Meron din. No, meron How din. Do you handle things like that? Kasi nga, yeah, sorry. Thank you, Jai, for that wonderful... Yes, yes, sir. Well, dealing with bashers, and hindi kasi ako sa haba rin siguro ng pinagdaanan ko sa showbiz. Parang... wala na lang sa akin yun eh. Parang hindi ko na rin, di ba? Buti sana kung bago ako nag-artista. Pero sa ngayon, para 10 taon na ako ng artista. Alam mo na, no? Oo, hindi na ako na-apekto sa mga ganun. Pero nagbabasa ka? Nababasa ko pa rin. Ano yung mga ilan doon sa tumatak sa'yo na pambabas? Or yung worst na masasabi. Hindi. Sobra na to. Iba na kasi ngayon eh. Yung mga mamabasa yun, itatag ka na talaga. Ano yung worst na naranasan mo? Siguro ngayon, mukhang pera, ganyan, walang utang na loob. Okay. Walang utang na loob saan? Kasi mas Bulaga na ka dati. Dati ka rin sa original na. Mga bossing. Walang utang na loob. Kaya, ayun lang naman, mga ganun. So, pwede bang sagutin mo lang briefly yung kaya sabi nila na una, walang utang na loob. Anong ano mo doon? Para sa akin kasi, Ate Rose, siguro, may thankful din talaga ako sa binigay ng Spotify sa akin, di ba? Pero parang may part din naman sa akin na parang yung effort, yung pinaghirapan ko rin, di ba? Para makarating siya dami. Kasi contest yun eh. Parang sa Spotify, ilang daan na tayo nag-audition nun. Di ba? Parang... hindi ka naman nagpa-backer-backer nun, di ba? Wala namang akong kilala nun eh. Sa Itbulaga. At hindi ka naman kumabit kanino dun. Di ba? May spongy. At tapos? Ganun. Siguro, nagustuhan din nila ako. Kaya thankful din po ako dun. Pero, sa industriya kasi natin, ang hirap... pag natetengga, alam mo yun, walang trabaho, di ba, wala kang ginagawa. Kung may pumasok na trabaho, tatanggapin mo. Yun naman yung, natural na kalakaran sa sistema natin. Negosyo. Doon nga papunta yung second question ko, kasi sa walang pera na issue, ay mukhang perang issue, anong sagot mo doon? Siguro may konting katotohanan. Wait, lahat naman tayo. Diba? Kung hindi tayo magpaka-plastic, bakit naman tayo mag-inerte? Kung kaya nga tayo nandito, kasi this is our business. Correct! Bakit ka naman magpaka-ipokrito pa? Nakakatawin nag-aapiran. Diba? Pareho tayo. Relate? So this year pa lang naman parang bumabalik ulit sa normal lahat eh. Diba? True. Galing tayo sa pandemic, diba? Talagang ang hirap bumangon ulit eh. Kaya ngayon pa lang. Ano sabi ni Main Mendoza? Wala naman. Ako din ang mula. Kasi naging love sa daddy's girl. Daddy's girl. Sa daddy's girl. Sa daddy's girl. Correct. Sa mga border siya doon, di ba? Naging jowa-jowa sa Mimi. Ang nga, di ba yung daddy's girl produced by APT? Yan. MZ. Pero yun nga yung connect doon eh. Ikaw ba binabas dahil naalala pa nila yung Itbulaga film mo? Or because of daddy's girl? Parehas eh. Parehas yung sa Spotify tsaka yung sa Daddy's Girl kasi parang malaking break din ho sa akin yun para makalove team si Stacy, si May dun sa Daddy's Girl. Kaya pasasalamat din kila Direk Chris Martinez o kila Bossing. Pero ganun talagang buhay eh. Nagpaalam ba? Kailangan ba magpaalam? May ganun? Or magtabi? O magpasintabi? Parang yung ganun. Magpasintabi, nag-courtesy. Sa ngayon, hindi pa. Parang pinag-iisipan ko talaga sa ngayon kung kakausapin ko si Maine. Pero, or si Bossing. Hindi ko alam kung...
si Pose. Ewan ko lang. Pero feeling ko naman, tama naman yung nagiging attitude niya. Kasi diba, end of the day, you have the management to handle the talks between tape and yung scheduling mo, diba? Tama. At sumusunod ka lang din naman sa management. Sa trabaho ang binibigay na schedule sa'yo. Kailangan mo rin ng pera, diba? Ah, oo naman. Kasi tumatawid ka lang bilang mag-neighbors tayo dati. Tumatawid ka lang ng kalsada. Andun ka na. Pwede yung lakarin. Tatawid na ako ng footbridge. Oh. Doon na ako sa, ano, sa APT. Oh, yun. Kaya, yun. Ang feeling mo sa karir mo na ngayon? Siya nangyari sa hardships noon. Tapos ngayon ito na nagdidire-diretso na yung ginagawa mo. Sa akin, Gyujun, ang masasabi ko lang ha. Sa ngayon, sobrang blessed pa rin ako sa mga projects na pumapasok sa akin. Pero alam mo yung meron pa rin eh. Meron pa rin akong gustong patunayan. Meron pa rin akong gustong gawin. At sa atin, parang nakikita ko yung sarili ko na hanggat sa tumanda, ano pa rin eh. Nag-artista pa rin eh. Kaya unending eh. Parang hindi ko masabi na andun na ako, di ba? Kasi parang hindi ka naman makakarating dun eh. Parang kahit anong mangyari. Longevity talaga. Longevity. Oo. Yeah. Recent mo, di ba? Orduha, kasama ka. Yes. Oo, sa Orduha. Taray, di ba? Nanonood ako at alam ko ang mga ganap nila sa chin. Kita Cory, agad yara. Napapanoorin. Hindi. Marami tayong kaibigan sa Jimmy. Oh, eto na. Eto na, oh. Eto na, pasabot na. Ayun na ba, pinakapasabot na tanong? Hindi, Marites, Rose. Ano ba? What's with you and diretsuhan na Kate Valdez? Ay! Ayun, oo nga. Si Kate. Parang alalim na hugot. Water. Sa totoo lang, Derosa, nanliligaw. Nanliligaw. Oh! Nanliligaw ako si Kate. Mga ganyan na open. Tsaka, andun pa rin kami sa... Mas kinikilala pa rin namin yung bawat isa. Kasi... pag parehas nasa showbiz yung time, alam mo yun, yung pagiging busy, di ba, parang hindi rin kami madalas magkita ngayon, kaya ayaw rin namin madaliin, andun din yung work, pero sinusuportahan pa rin namin yung bawat isa po. So constant naman ang communication ninyo. Yes, so andun naman, diba, taray, usap naman kami. Si Kate ba na umapir din sa TikTok lak? Paminsan-minsan yata. Guess. Pero saan kayo nagkasama talaga ni Kate? Nagkasama na ba kayo? Hindi ba kayo naging magka-partner, di ba? Alam ko. Nagka-partner kami. Saan? Ako, sa Regal Studio Presents. Kasi diba? Hindi, teleserye, hindi pa. Pero parang doon... Doon nagsimulaan lahat. No. Okay. Parang nadala ata ako sa eksena. Na-internalize ang pagiging love. Anong meron kay Kate na nagpa-attract kay Yasser? Na nakita mo. At dito nga ay inaamin mo. For the first time ba to, Yasser, na ikaw ay nanliligaw? Rose. Well, si Kate kasi ako... Adros, very ano ko, old soul eh. Very traditional eh. And si Kate, sa panahon, sa generation po ngayon, sa mga artista, parang bihira ka nalang makita ng babaeng, alam mo yun, takot sa magulang. Conservative. Diba, conservative. Hindi pinapayagan gumimik. Wow. Alam mo yun, pumarty-party. Tapos nung... Same gang. Kaya, sobrang very traditional po talaga si Kate eh. Kaya... siya yung babaeng gusto mong makasama. Sana makasama. Ay, ibang level na parang to. Parang kasi syempre pag ikaw nanliligaw, hindi ka naman maliligaw. Yun na yung mo, diba? Yun na yun. Hindi ka naman maliligaw. Sigurado, wala bang iba nanliligaw kay Kate? Sigurado ka, wala kang karibal? Siguro kung meron man, parang ako yung number one. Tanong! Alam mo, natuwa ko sa pagiging very straightforward niya and very honest sa sinabi niya gano'n. Kasi ito ha, di ba aminin naman natin, if you're starting sa industry, sa showbiz, tapos kanya kaga ikaw, ginugroom ka as next leading man, tapos siya din siguro as leading lady, mga bago kayo na pwedeng ipag-pair, ganyan. Walang ganun sa inyo na bilin yung management na restriction. Bawal kayong i-announce na may nililigawan kayo. Meron kayong mga napupusuan ganyan kasi kailangan niyo i-protect yung branding and imaging niyo. Yun nga rin siguro, Jai, mas syempre yung number one priority namin yung career eh. But diba? Alam niyo na dapat 'yun. Parang bago pa sabihin ng management, parang kami inaalagaan na rin po namin syempre na kung may si Kate ngayon, syempre may love team, ayoko rin naman pong masira yung professional. Kaya ako andun lang ako, parang support lang ako sa lahat po ng makatrabaho niya, tsaka hindi rin natin masabi
ako to eh, yung decision niya, hindi ko naman hindi ko naman hawak kung ano yung decision niya eh. Totoo. Pero at least, napaka-honest. Ang galing, natutuwa ako ang honest. Next, may gusto kong itanong. Nakikita ko rin kasi madalas na parang, di ba sa daddy's girl, lagi din silang pinagta-topless-topless. Di ba ganyan? Tapos lagi din trending yung mga picture mo na, di ba ang balbon-balbon ng katawan niya? Ang taray, talagang wild. Talagang pinag-gawa. Ang balbon. Charing. Sinusundan ni Jai. Nakita kong ganyan. Ikaw ba ano, kasi may mga friends ako na mga kaibigan mo din, syempre from sa Sparkle ngayon. May mga na-offer na rin ba sa'yo na tumanggap ng mga pang Viva Max role? Ganyan. Hindi, kasi may alam ako na merong tumanggap sa kanila before, tapos parang medyo nagsisi. Kasi parang naiba yung branding nung tinanggap yon. Meron ba? Sa'yo, may mga offer ba doon? And paano? Yun nga, maraming nagsasabi rin sa akin eh, about sa Viva Max na kasi nung kinuha ako ng bench as endorser, parang syempre pag nag-brief ka, yun na yung ano eh, career path eh. Parang doon ka papunta. Oo, yung pupuntahan mo kasi pinakita mo na isa na lang yung hindi nakikita eh. Ay, tatlo pala. Yung ano, tsaka yung dalawang yung latulat to. Yung latulat to. Charing lang. Hindi, siguro open naman sa akin basta maganda yung siguro yung script, 'di ba, yung role, pero sa management pa rin naman ang bagsak. Oo, yung GMA pa rin naman de-decide hanggang saan yung kaya mong ipakita kasi may nagpakita na talaga yeah, ng kaya. Yes. Eh 'di ba, I mean, yung si Coco Martin dati. Yes, yes. May keme, napakita yung kinesa. Ato po yun. Yun. Oh, pero sa ngayon siguro parang okay pa naman ako. Ayun, nakakain pa no. At saka wag kagaya, bibigyan ka namin na amigo. Ayun, sarap. Ako sa segue ako ng tanong dun sa susugang ko yung tanong ni MJ. Ay, ni MJ. Ay, ganda. MJ. Kita mo di ako makalo. Awig. Awig. Kung may nag-offer na sa'yo ng ganun, eh sa totoong buhay ba, meron ka namang natanggap na indecent proposal? Ay, pasabog. Or, alam mo yon, kasi usong-uso yung kaya yung ganyang itsura, ganyang physique na afam-apam. Oo. Foreign pa, di ba? Foreigner pa, di ba? Oo. Nakaliwak sa mga kasama ko din. Oo, di ba? Para katataas ng libido tonight. Hindi naman. Daro ba, yas? Para kung gising na gising na. Oo, para alam na alam sila, no? May naranasan ka ng ganon? Oo. Paano? Paano mo dinikline? Well, nagsimula sa Instagram eh. Parang doon sa mga DM-DM. Tapos, parang eventually may tumatawag na bigla. Ganon. Parang, sa akin naman, ano eh, mahal ko ang LGBT eh. Kasi pag lumaki ka sa industriyang ito, hindi mo pwedeng hindi mahalin ng LGBT. Diba? Ang laking tinulungan din nila ako para maabot. And sobrang gaan na pakiramdam ko. Pero ano eh, very affectionate ako eh. Pero hanggang kaibigan lang. Diba? Pag ako, diba may meron friends, gusto akong makilala, ganyan, ng mga kaibigan natin. Walang problema. Pero yung ganun lang. Na-off-cut. Pero yun nga, may nag-alok sa akin kung magkano daw, ganun. Pero hindi mo sinagot kung magkano. Hindi sabihin, 5 million. Hindi ko ba tinry na baka makagating kaya nito ang presyo ako ng... Okay, name your price. Ng 30,000. Parang sabi niya na gaya na sinabi ko, parang okay pa naman ako ngayon. Alam mo, habang kinikwento niya, chinek ko yung phone ko. Sabi ko, may message ko ba to? Eme, in fairness, wala akong message, pero nakapalo ako sa'yo matagal na. Nambubuk talaga. Hindi nambubuk. Parang tinginan ko lang kasi mahilig ako pag kunyari, ay ang cute, yung mga ganun-ganun. Sagkakayaw mo pang aminin. No, hindi. Ako ang in-stock nila. Siyempre. Ang patay na mga in-stock sa akin. Ay, wala nila. Okay ka pa naman. Oo, okay. Pero tsaka parang hindi ko rin. That's your thing. Oo. Pero may mga, alam mo, aware ka na may mga pumapatol at gumagawa ng ganyan sa industriyang ito. Oo, may mga naririnig din. Sino-sini? Hala! Tinanong daw. Parang naririnig ko lang, pero hindi ko alam yung pangalan. Siya sa source. Sorry. Ako, ewan ko kayo. Okay na ako. Totoo, sabi ano sa yung karir mo ngayon, anong gusto mong sabihin sa mga baguhan, lalo na ngayon na ano, gusto mong pumasok? Sa akin, Grigion, ano eh, kung gusto mo pasukin ang industriyan to, ang advice ko lang, kahit hindi ka magaling, basta mabait ka sa katrabaho mo, tsaka madali kang makisama, yun ang parang pinaka number one tsaka pagiging professional eh. Kasi kung magaling ka, okay din, pero mas
tumatagal yung magaling ka makisama eh, kasi nahahawa mo yung lahat. Eh. Totoo. Tsaka dito, hindi lang naman sarili mo lang dapat yung iniisip mo eh, kundi lahat. Yung lahat eh. Uh-huh. Kasi collaborative ano rin naman, okay. Lalo sa mga acting, di ba, ganyan. Uh-huh. Kung sarili mo lang, para selfish eh, hindi ka pwede maging selfish dito. Totoo. Eh. Totoo. At saka yung galing mo simula baba hanggang nasa pinakataas eh. Yung galing parang, relative eh, pero yung galing, nadidevelop pa rin. Oo eh, yun din eh, parang habang tumatagal ka, mararamdaman mo na parang natural ka na umarte, yes. Tapos parang andali na lang gawin. Mga, kasi na-enjoy na. That's a very good point. Correct. Okay. At saka genuine ka talaga, diba? Isa rin yun, dapat maging totoo ka rin sa sarili mo eh, para mas makita, pag nakikita mas mahalin ka ng mga tao, tao sa paligid mo. Na parang, yes. Alam mo yun, wala ka, ikaw yun. Wala ka tinatago. Wala ka tinatago. No pretensions. May last question ako, Ate Rosvalio, sa'yo. Gusto ko itanong, I'm sure, di ba ikaw, yan, nag-advise ka sa mga baguhan na nakikinig, nanonood din sa atin. Meron ka na bang na-experience na dahil nga bago ka, ninervous ka, natarayan ka ng mga veteran actors or actresses, tapos, paano, don't take it negatively, kasi pwedeng naging learning mo yun eh, na may tutunan ka dun sa part na yun. Baka pwede mong i-share sa atin. Kasi I'm sure, laging tanong sa atin yan, ng mga kapitbahay natin, sinong mataray? Correct. Ako, ito nga, may yung pinakaw na pumasok sa isip ko ngayon, si, nagkatrabaho kami sa Bilangin ng Between sa Langit. Mm. Si Ate Mylene. Dizon! Pero si Ate Mylene, love literal ko yan. Na si Mylene. Love ko yan si Ate Mylene. Sobrang, nagkasama. Ano pa si Ate Guy? Si Ate, nandun din si Honor. Ano rin, parang, siguro challenge din 'yon para mapakita ko talaga 'yung kasi nung unang first few weeks sa Bilangin parang alam mo hindi niya ako kinakausap, parang ako, good morning Timay, tapos parang good morning, parang feeling ko ang tawag dun sa ganong acting, yung mini-method. Parang ganun, nga kasi medyo mabigat talaga yung ano niya. Tapos mayroon kaming eksena ni Ate Mylene na kaming dalawa lang. Mm-hmm. Tapos parang magbe-breakdown ako sa kanya, magmamakaawa, iiyak na parang wag niyang anuhin yung nanay ko, ganun. And talagang pinaghandaan ko yun, sobra. Yung ilang gabi kong binasa yung script na yun, talagang sinapuso ko yun. Pagdating ko sa eksena, parang papasok pa lang ako, umiiyak na ako eh. Tapos nung nag-take, ayun na nagawa ko naman ng maayos, maganda. Tapos after nun, ayun na, parang si Ate Mylene, sobra nang pumalakpak siya, tapos parang lagi niyang binibida, gano'n na, galing niya, sir, galing niya, sir, gano'n. Kaya, method nga. Sobrang pasasalamat ko rin na. Yun yung validation sa'yo. Kasi kung hindi niya siguro, hindi kanya ginawa na parang good morning. Gano'n. Naging kampante. Oo, magiging relax lang ako eh, na okay lang, tingnan natin. Oh, kailan mo rin ma-challenge talaga eh, para malabas mo yung... Hindi mo na makakalimutan si Mylene. Nag-marka eh. Simula nun talagang naging okay na kami, lagi namin nag-uusap. Very good. Kahit ngayon, meron pa rin kayong communication. Opo, kumustahan sa Instagram, yun po. At itong challenge siya yun ni Rose. Challenge talaga. Hindi, yung time na sabi mo nga 10 years ka na rin since you started na pa-extra-extra, tama ba? Hindi ka ba dumating sa puntong parang give up na lang? Yes. Parang naisip mo na, am I really belong to this business? Hindi ako para dito. Yun nga rin ang nagre-reflect din ako nung mga nakaraan. Kasi, pandemic. Ilang beses rin akong parang ayoko na eh. Gusto kong magnegosyo na lang. O tapusin yung pag-aaral ko. Naka-apat na course nga ako eh. Parang major in shifting na. Ang nangyari. Okay. Curious lang ako. Ano to yung apat na course na to? Una, foreign service. Tapos nag... Nag-lyceum ka, diba? Lyceum. Nakita tayo nung nag-enroll ka. Isang eskwalahan lang ito or iba-iba? Hindi, Ate Rose. May pinag-aral ako noong time na yun. Bago pa mag-pandemic yun. Sayang, hindi pa kita nakilala, no? May scholar na naman. Hindi. Anak-anak ang mga bakla. Kaya nga. Scholar. Nakita kita doon. Natatandaan ko. Kasi sabi sa akin. Anyway, go ahead. Tapos yun, foreign service sa Lyceum. Tapos nag-engineering din ako. Sa TIP. Nag- IT. Sa tapos ano sa TIP din. Tapos nag business, marketing. Saan? Sa San Benildo, sa Rizal na para malapit. Pero hindi. So sa apat na yon. Oo, hindi ko kasi. Wala siyang nakatapos. Pero si kada nag-e-enroll ako, laging may dumarating na trabaho. Na parang hinihila ako pabalik eh. Tapos pag nag-negosyo ako, pag nag-focus na ako, laging may dumarating meron na naman negosyo na hindi ko natutuloy yung negosyo yung sana gusto kong gawin, ayoko nang mag-artista. Parang hinihila ako pabalik. So,
tinanggap ko na lang na baka nga siguro ito yung calling sa akin ng Diyos na talagang pagka-artista talaga. Yeah. At saka ito muna yon. Kasi di ba sabi nga di ba, yung pag isang beses lang kumatok ang oportunidad. Yes. Oo. Hindi naman sa tinotolerate na wag mag-aral, pero di ba, kapag dumating yung time na talagang kaya mo na siyang gawin, like sila Jody Santa Maria, yes. pwede mo naman siyang balikan. Pero sa showbiz kasi, ang edad, importante yan. Habang bata, so, habang fresh hindi ka. Hindi mo na maibabalik. Strike while ngayon, the iron is hot. Ang humihila sa kanya ng pabalik, Jai, ay si Kate. Kaya, yun yan yun. Okay na ako! Go! Yes. Ano, kumpara po si Bossing tsaka si Main, anong sumusupit? Balik tayo. Okay, okay. Balikan natin. Kasi mag-July 1. Ayaw, mapanood niya yan nila. July 1, lalaban na kayo, labanan na. Baka nahiya lang si Yasser talaga to approach. Maalay mo, ito yun. Oo, kasi ako naman, syempre, para kausapin mo si Bossing. No. Bakit naman hindi ba ito kakausap mo? Ako siguro, kasi ako lang natin sa kanya to. gusto ko lang din siguro magpaalam, di ba, na sana maintindihan nila. And ako thankful din ako sa naging part ako ng team nila sa Daddy's Girl and yung sa dating Itbulaga nga po. And sa akin trabaho lang naman po. Gusto ko lang din magpasaya ng tao. Tsaka alapit lang sa bahay. Yun kaya yun kaya okay, ang hirap hindi tanggapin. Dahil yan, Yasser. Mula sa Marites University. Masarap. Alam mo, masarap yan. Yeah. Kasi chinita ko siya kanina. Sabi ko ilagay ko sa kanton. Bigat, ang dami. Thank you. Beba yan. Maraming yung may products niya. Oh, ayan, promote na. Invite ko na ang mga followers mo. Invite mo na, pati sa yung mga social media accounts. Correct. Opo. Ayan, sa aking social media account sa Instagram. Ito yan, Yasser. Ito, you can follow me on Instagram at it's Yasser Marta. Sa aking Facebook page po, Yasser Marta. And Twitter, at it's Yasser Marta. And yan, Itbulaga nga po. Bukas, nandyan ako. And everyday, manood po kayo. And abangan po nila. Alam ko may gagawin ako with Regal eh. Serye, kaya abangan po nila yan. Teka lang, ba't ganun? Dito sa programang Martes, wala bang nagpapakita ng mga abs dito? Nagkahamon, Yasser. Nagkahamon. Kasi ba't ganun sa mga ibang ano, nagpapakita ng abs pag mga guesting, di ba? Kasusunod na guesting. Actually, kaninang gagaya, pero dahil sinimulan mo yan, Jai, gagawin natin sa susunod. Maraming salamat, Yasser. Babalik po ah! Marites University!